Sabi dito, righteousness. What is the meaning of righteousness? What is the meaning of, hello? What is the meaning of righteousness? The right living before God. The right living before God. Kaya nga tinituruan tayo ng Panginoon dito sa wisdom na ito para maging right yung ating pamumuhay sa harap ng Panginoon. Ito ay inihimay natin. Kaya napakasarap mong basahin yung, alam niyo po, yung sisipag-sipagin lang kayo sa pagbabasa ng ano ng Bible. Ilang araw po yung one month? Ilang verses meron ang Proverbs? Eksakto. Pag isang araw, sa pagpasok na isang buwan, basahin mo chapter 1 to 31. Buo mo yung isang book ng Proverbs at marami kang matututunan dito, marami kang malalaman dito na hindi mo pa alam, pero kailangan ng application. Amen po. So, wisdom is when we live in a way that is pleasing to God. It keeps us aware of what we would say, only speaking the truth in love. Kailangan, pag nakikipag-usap po tayo, laging nandoon yung pag-ibig. Huwag yung gigil mode. Laging gigil eh. Ganun eh. Parang hindi lang nanalo, hindi lang na ano, gigil na agad. So, saying the right things at the right time for the right reason. Di po ba kailangan nandoon lagi yung, kaya mo sinasabi yon, may reason ka. Pero yung reason mo is nababase doon sa salita ng Diyos. And then, when someone approach you, humihingi ng counseling, tandaan po natin, hindi ka magkakamali sa pagka-counsel. Pag ang ginamit mong counseling is from the Word of God. Pero kung wala kang memorized na Word of God, paano mo i-apply yung wisdom? So, mag-a-advise ka based on your knowledge. At marami pong napapahamak. Kaya nga sabi nga, marami mga edukadong tao, maraming nakatapos ng ganito. Pero saan sila bumabagsak? May nakukulong. Samantalang daig pa ng mga elementary graduate, under elementary graduate, pero hindi naman sila nakakapasok sa loob ng ano. Kasi pagkabata nila, naturuan na sila ng magandang asal not from their parents, and especially when they know the Word of God. Mas malaking kalamangan po yung edukado sa may wisdom. So, edukado ka lang, well-informed ka lang, pero wala kang wisdom. That's the difference. And then, hindi po tayo magkakamali. Yun po ang sinasabi ko, hindi tayo magkakamali sa pag-a-advise po natin. And it means that we are not being judgmental. Di po ba? Minsan, hihingi sa'yo ng payo, pero sa halip na mabuo yung relasyon, lalo naghiwalay. Dahil yung advice mo is, pinanigan mo isa, lalo nag-aaway yung dalawa. So, kailangan, hindi mo na gina-judge, hindi mo titingnan doon kung sinong tama at mali. Kasi nandito tayo sa world na ito, na yun nga, yung wickedness nandito. Kaya ito ang kalaban natin dito sa mundo. Kaya binibigyan nga tayo ng Panginoon ng wisdom. Amen po. So, number two po is having God's protection. Ito po nandito sa verse 21. In every course of action, pray and ask God for His divine protection. Paglabas mo ng bahay, bago ka matulog, pagising mo, pray to God. Read the Bible and read and meditate it. Ano tinuturo sa inyo ng Panginoon dito? Sabi dito, guards the paths of justice. Pag alam mong tama ka, hindi mo na kailangan pagtanggol ng sarili mo. Ang Panginoon magtatanggol sa iyo. Sabi ng Panginoon sa Romans, vengeance is mine. Siya yung magtatanggol sa iyo. Hindi mo na kailangan paramin. Habang dumadami yung sinalita mo, dumadami yung mali mo. More talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. Di po ba? Pero no talk, no mistakes. Pero wala naman sigurong no talk, no? So yung even our financial, sa financial po natin, tuturuan din pa tayo ng Panginoon ng wisdom. Give to God what is for Him. Subok na natin mga Kristiyano yan. Ito po ang pagkakaiba natin mga nakakilala sa Panginoon sa hindi nakakilala sa Panginoon. Kahit magtrabaho buong isang linggo, pag wala yung wisdom sa atin, hindi natin ilagay sa sarili natin, the following week, baka may lang tutay ka na, paano ako makapagtrabaho? So, wisdom ang bibigay sa inyo ng Panginoon. Ayan, Panginoon nga, Diyos na yun eh. 6 days lang siya nagtrabaho, pero the 7 days, nagpahinga siya. Eh tayo. Hello? So, yun po, yung He will, ipoprotektahan tayo ng Panginoon pag inuna natin siya. Ano ang poproteksyonan sa atin ng Panginoon? Yung ating health. Minsan, nagpapadala tayo sa pamilya na ginagawa natin Diyos yung buhay natin para sa mga pamilya natin. Lahat ginagawa natin.
Pero ipag-pray mo sa Panginoon, sumunod ka muna sa Panginoon, ang Diyos yung mag-provide doon. Isang araw hindi nakakailangan na yung tulong mo kasi Diyos na yung nagtrabaho doon. Marami siyang gagamiting instrument ng Panginoon para hindi ka na mahirapan sa pagtatrabaho. At yan yung wisdom na binibigay ng Panginoon. And it is a blessing to go through life when God is on our side. Amen po ba? Pero ito yung protection eh. Nag-uasa tayo sa Diyos, sa wisdom ng Panginoon, yung protection. Pero minsan naman, common sense din. Nakita mo lang sumikat yung araw. Nagsuot ka na maikli. Tapos ngayon, nung papasok ka sa, naglalakad ka, hindi ko maintindihan. Binaba mo ng binaba, hindi ka na makalakad. Nasa likod mo, hindi na makalampasay dahil ganyan ka ng ganyan. Eh, tapos ngayon, may isang araw po nakakita po ako sa metro. Nakita po ako, nakasabay ko po sa metro, no? Excuse me po. Yung suot niya, talagang, sorry po ha, talagang kapiraso na lang eh. Kapiraso lang talaga. Tapos nung bababa siya sa metro, mayroong apat na binatilya doon, pinagtitinginan siya. Habang bumababa siya sa hagdan, nakatingin siya, galit na galit siya. Eh, sino bang may kasalanan? Is it wisdom? Sino bang may kasalanan nun? Di po siya. Pero siya ang galit na galit. Eh, siya yung nagsuot ng ganun. Ibig sabihin, siguro hindi ko naintindihan sa French. Sabi niya, siguro sabi niya, ba't tinitingin mo dyan? Eh, di, ang ginawa nung tatlong, yung apat na binatilo, tawa na siya ng tawa na sa loob-loob niya. Ay, susuot-suot ka ng ganyan. Di, huwag kang, tapos magagalit ka. Tapos isa pa ang bagay, wisdom needs wisdom. Minsan, may nagbenta lang sa'yo, binili mo agad, hindi mo man lang sinuri, nakikita ka lang sa online, binili mo agad, hindi mo lang alam kung ask yourself, kailangan ko ba ito? O tama ba yung size na binili ko? Tapos pagkabili mo, hindi pala akma doon sa bagay na gagamitin mo. Sino ngayon yung lugi? You have to pray everything to God. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, in whatever you do, when you drink or whatever you do in your life, do it for the glory of God. Iguglorify mo yung Panginoon at sasamahan ka niya. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. And then, minsan, tigas ng ulo mo, ayaw magpaturo. Sinasabihan ka lang na kaibigan, gamitin ng Panginoon yung friends mo para mag-advise sa'yo. Ayaw makinig. Sasabihin mo sa kanya, mind your own business. Scratch your own galis. Ay napahama ka, na-scam ka, ngayon, lalapit-lapit ka sa kaibigan mo, hingi ka ng tulong. Ano sasagot sa iyo ng kaibigan mo? Mind your own business. Ayun din ang isasagot sa iyo, pero hindi tayo mga kasyan ng ganun. Pag may nangangailangan tulong, tutulungan natin. Ang puso natin ay pusong laman, hindi po pusong bato na kinakanta natin. Tapos pag lalapit ka sa kaibigan mo, akanta ka pa lang, pagpatawad mo, aking kabahan. Yun ang mahirap eh. Pero ito yung wisdom, no? Kaya tayong mga Kristiyano, tinatawag tayong matatalino. Marurunong. Magkaiba po yung matalino sa marurunong. Kasi sa Proverbs, karunungan yung tinasabi doon na binibigay. Hindi katalinuhan. Dito sa mundo, maraming katalinuhan. Magbasa ka lang ng encyclopedia, magbasa ka lang lahat ng informasyon. Matalino ka na. Pero wisdom is different. That comes from God. Amen po. So, nangyari po ito sa akin. Hindi ko lang kinito sa asawa ko. Nahiya ako eh. Nasinis po ako. Naka scooter. Pauwi ako ng bahay. May pumara sa akin. Hindi ko anong lahi nun eh. Basta may parang maitim na lalaki. Tapos ngayon, bakit kaya? Akala, naka-stop yung kanilang kotse. Akala ko hingin ng tulong dahil siguro yung kotse niya, ganun. Sabi niya, yung asawa ko nandun sa kotse. Ngayon, pauwi kami ng malayong auwian namin. Ngayon, kailangan namin ng financial na tulong. E di, sabi niya, meron akong sing-sing dito. Nakita ko sing-sing, laki. Talagang gintong-gintong, laki. Sabi niya, magkano yan? Sabi niya, ganun, 50 euro lang. Sabi niya, ganun. Eh, tama, may 50 euro ako sa wallet ko. Binili ko agad, eh, siyempre, ngayon lang ako nakakita ng ano. Pero hindi po ako mahilig sa alahas. Ang isip ko lang is, tulong ko na rin sa kanila. Tapos sabi niya, marami pa ako doon. Sabi, hindi, tama na ito. Tapos sabi niya, nung binabayaran, sabi niya, marami pa akong bibenta sa iyo. Sabi niya, eh, wala lang akong pera, sabi niya. Pero sinisilip niya yung wallet ko. Sabi niya, may card ka pala. Sabi niya, pwede ko mag-withdraw. Sabi ko, no, hindi. Walang laman to. Sabi ko gano'n. Pero nung umuwi ako sa bahay, pinagtawanan ako ng kasama ko. Sabi niya, patay nga kung totoo yung ginto yan.
pag ganyan, hindi kumalansing. Ayun daw palang ginto. Pagka hindi daw pala kumalansing, hindi daw totoong ginto yun. Hindi, ang ginawa ko, naalala ko yung sabi ni Brother Edwin eh, ang ginto daw, malalaman mo raw kung totoo at hindi. Pag binabad mo raw sa suka, ano? Ah, pag daw umitim yun, yung suka daw fake. Hindi daw yung ginto, di ba? So sabi ko, ay, sinubukan ako talagang nangitim siya. Ngayon, nung binigay ko doon sa pamangkin ko, sabi niya, Tito Joe, bakit ganito yung sing-sing? Nangangalawang sa akin. Hindi ko alam. Yun po ang nangyari. So, kailangan po yung mga kaibigan natin, may mga nag-a-advise sa atin, wisdom din po na binibigyan ng Panginoon. Makinig tayo, humble yourselves before God. Amen. So, number three po, mabilis tayo. Deliver from evil men. Yan, dito. He speaks the evil men. Dito sa mundong ito, maraming mga kaibigan natin, minsan kunwaring kaibigan o ano-ano, yung pero mag-ingat po tayo. Maraming mga false teaching, maraming mga sinungaling, mga gossips, iwasan po natin yung mga yan, sabi niya. Kasi kaya nga binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom para iwasan natin sila. Pero hindi ibig sabihin na iwasan natin sila, parang nakakita ka ng ketong. Hindi, ibig sabihin, hindi ka makikisama. Pwede ka, hindi ka makikisama pala. Pwede ka makisama, pero huwag kang makikisama. Diba? Pagka minsan hindi mo namamalayan, pagkasama mo sila, naging kamukha mo na sila. Tsaka nagiging katulad ka nila kung paano sila magsalita, ganun ka na rin. Paano magsinungaling ka? Sinungaling ka na rin, pero hindi mo alam na sinungaling ka. Kasi nga, yun ang naging kagawin mo kung pag sila ay naging ganito, ganun ka na rin. Kaya pag titignan ng mga tao sa'yo, tapos magsishare ka ng Word of God, hindi mo makikita, hindi nangkoconfuse yung mga tao. Siyano ba ito? Hindi marin makita sa kanya kasi nag-iiba na. Tapos sasabihin ng mga tao, di ba may kasabihan tayo? Birds of the same feather? Ah, mali. Mali kayo doon. Mali. Birds of the same feather are the same birds. Ah, di ba? Di ba yun? So, number two po is, dito po sa deliver from evil, is who speaks perverse things, dito sa three na ito, letter B po is, walks in the ways of darkness. Makikita po natin ito sa verse 13. Sa verse 13 po, ng chapter 2. So, sabi dito, not to be entangled again to the corruption of this world.